Tatlong araw bago ang salubong sa 2022, may mga napuputukan na. Naghahanda ng mga ospital, lalo pat sa datos ng Department of Health, mas mataas na ang bilang kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kaya naman, may mga nagpapayo, huwag na raw sanang magpaputok para iwas disgrasya, iwas pollution, at iwas gastos na rin. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Sa mismong araw ng Pasko, wasak na kamay ang ipinangsalubong ng isang 18-anyos na lalaki sa Naga City nang agad pumutok ang sinindihan niyang 5-star bago pa man niya ito bitawan. Pumutok po yung 5-star mismo sa kanyang kamay. Hindi niya na po ito na inagis. Nakuwi naman po yung biktima. Hindi naman po kailangan na i-confine sa hospital. Ito ang unang kaso ng firecracker-related injuries sa Bicol bago pa man ang salubong 2022. Pero sa pinakahuling datos ng DOH, umakyat na sa 23 ang nasugatan dahil sa paputok simula December 21. Mas mataas ito kumpara sa naitala noong 2020 sa parehong panahon, pero mas mababa naman sa 5-year average. All were injuries due to fireworks. There was no firework ingestion, stray bullet injury, or death reported. Pigilan po natin ang aksidente at disgrasya dahil sa paputok sa pamamagitan sa pag-iwas ng paggamit nito at pagiging handa sa lahat ng pwedeng maging aksidente. Sa emergency room ng ospital na ito sa Lipas City, Batangas, nakalatag na ang mga aparato na gagamitin sakaling may mabiktima ng paputok. Ganyan din ang mga medical frontliners sa ospital na ito sa Malolos, Bulacan. Para iwas COVID-19, balot din sila ng personal protective equipment habang ginagamot ang mga naputukan. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, hindi man nila inaasahan ang mataas na bilang ng mga biktima ng paputok ngayon, naghahanda pa rin sila. Kamakailan, naglabas ang Philippine National Police ng pinakabagong listahan ng mga paputok na ipinagbabawal tulad ng Watusi, Piccolo, Pop-Up, 5-Star, Pla-Pla at iba pang oversized at overweight na paputok at pailaw tulad ng Goodbye Philippines, Giant Whistle Bomb at Mother Rockets. Gayon din ang Boga at iba pang imported na paputok at mga local pero walang label. Pwede namang gamitin sa mga personal na bakuran ang mga pyrotechnic devices o pailaw tulad ng butterfly, fountain, luces, Roman candle, sparklers at iba pa. Regulated naman ang pagbebenta at paggamit ng ilang firecrackers gaya ng baby rocket, bawang, Judas belt, quitties at triangulo. Pero paglilinaw ng DILG, the firecrackers are allowed in the context of a community fireworks display. Kung magkakaroon sila sa sarili nilang mga bahay, ang pwede lang nilang gamitin ay yung mga pyrotechnic devices o yung tinatawag natin mga pailaw. Sa kabila naman ng pinsalang iniwan ng Bagyong Odette, tiniyak ng Bureau of Fire Protection na sapat ang mga tauhan ito para tumugon sakaling magkasunog sa salubong ng 2022. Pumasok ang 2021 ay zero fire incident po tayo relative to firecrackers. Malaking bagay po itong initiatives ng ating mga LCEs. Sa datos ng BFP mula 2015, bumaba na ulit ang bilang ng insidente ng sunog kada araw. Naniniwala raw ang BFP at ang DILG na epektibo sa pagpapababa ng firecracker-related incidents ang Executive Order No. 28 ni Pangulong Duterte na pinirmahan noong 2017. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.